Hello mga colors. Good day sa inyo, no? Saan yung gala ninyo? Ako ngayon mga colors, dito tayo sa sentro ng Valencia, no? Especially dito sa harapan ng plaza dito. Today mga colors, or for today's video, char. Mapupunta tayo mga colors sa Cagayan de Oro, no? Kasi nga ang pakay natin dun is hindi tayo bibili, pero try natin mangutang ng GoPro doon, no? Sa home credit. Actually, suki kasi tayo ng home credit mga colors, no? If ever, no? If possible na i-grant yung ano natin, kung may available na GoPro 9, no? That is our 6th item siguro na inutang, no? Sa home credit. So yan mga colors, yung ano natin, yung purpose natin kung bakit tayo pupunta ng CDO. Pero bakit i-vlog ko to mga colors, na siyempre ano lang naman, normal lang naman na biyahe to. Pero ang kaibahan lang nito mga colors, hindi tayo dadaan sa main road highway, no, nasa Sayre Highway papuntang Cagayan, na doon tayo dadaan sa Malaybalay, Manulo, ganun, palabas dun sa puerto. Ang daan na dadaanan natin mga colors is dito tayo dadaan sa Talakag. Kasi ang dami kasi nagre-request sa atin mga colors kung gaano ba kaganda yung kalsada yan sa Talakag. Nagtatanong ba kung simentado ba lahat. Kasi nga, to be honest, wala kasing public transportation kasi na nagbabiyahe doon, no, nga papuntang Cagayan na dyan sa Talakag dadaan. So pagas muna tayo dito mga colors and discontinue talking later on, no. So dito tayo palagi naggagas sa Shell. Shell, baka naman. So isiro natin mga colors ang ating odometer, no, para makita natin kung ilang kilometro mula dito sa Valencia hanggang doon sa Cagayan de Oro na via Talakag. Pero to be honest with you mga colors, ilang beses na ako dumaan dyan sa papuntang Cagayan, nasa Talakag dumaan, pero minsan ayaw ko na talaga sanang dumaan. Kasi to be honest with you, mas malayo kasi kapag dito tayo sa Talakag dadaan, no. Mas malayo siya. Pero for the convenience sa biyahe, mas maganda talaga dito sa Talakag kasi walang ibang sasakyan na dumadaan dito. Kaya nga sabi ko kanina, no, wala pang mga public transportation talaga na nagbibiyahe dito. Except lang kung doon na banda sa Talakag, no, na yung mga sasakyan na mula sa Wao, Kadingilan, ganun, na dyan dumadaan sa Barandillas, o di kaya sa Pangantukan, na doon dumadaan sa Barandillas pa labas sa sakop na ng Talakag, no. Pero dito sa Valencia, no, especially dito sa Malaybalay, ganyan, wala masyado. Pero kung nasa Lantapan siguro, baka doon sila dumadaan, no? Kasi yung mga sasakyan kasi na kinakargahan ng mga gulay from Kibangay, doon na sila dumadaan papunta doon sa Cagayan de Oro. Actually, ang labas kasi noon doon sa Lumbia mga colors at saka sa Carmen, no? So mas madali lang para sa kanila. Pero dito sa Valencia, medyo malayo talaga kasi ilang beses ko na kasi sinukat, no, sinubukan na sukatin kung gaano kalayo mga colors. Biro mo kumula rito sa Valencia tama hanggang sa Lumbia is nasa 150 kilometers na kaagad, no? Ganun siya kalayo. Unlike kung dito kadadaan sa Sayre Highway palabas sa Puerto, nasa 120 mahigit, nasa Cagayan de Oro ka na, no, sa sentro talaga. So let's find out yung mga colors para makita talaga ninyo, witness ninyo mga, witness ninyo, this is because this is my first time, no, na magbiyahe dito sa Talakag na ibablog natin. So, dahil nga yan sa nagre-request, no, na iba, tsaka wala pa akong nakitang vlogger kasi na ni-vlog talaga yung kasada na to. At the same time, mas maganda yung output natin nito kasi gagamitan natin ng mga aerial shot, no, para makita niyo kung gaano ganda yung mga view kapag dito kayo sa Talakag dadaan. Ang kagandahan kasi dito mga colors, yung mga view talaga dito sa kalsada, sa daan, no. Oh,
Parang yun lang talaga ang pinaka benefit mo, no, kapag dito ka dumaan sa Talakag. So stay tuned, mga colors, no. And ang next transition natin nito ay nandun na tayo sa Aglayan, no? Sa Aglayan na tayo. Hindi tayo dadaan dito sa Diversion Road papuntang Lurugan, no? Tsaka palabas sa Lantapan, kasi gusto ko talaga makita talaga nila yung kasada from Aglayan, kasi yan talaga pinaka main road. Stay tuned and see you sa Aglayan na. Dito na tayo, mga kalaro, sa Aglayan, no? And we are approaching here sa rotunda na tinatawag, no, kung sa Tagalog pa parang rounding ball, wherein dito liliko yung mga lahat ng mga motorista, kasi ito ang malaking crossing dito sa Aglayan, sakop ng Malaybalay City. So kung straight mo to, mga kalaro, papunta ron, siyempre mabanggaan mo dun yung bilog sa gitna, no? Hindi nga. Okay, straight mo na yan, mga kalayas, papunta ka ng sentro ng Malaybalay. Kung dito ka naman sa kanan, papunta ka ng Kabanglasan, no? Yan, mga kalayas, papuntang Kabanglasan yan. Yan, dyan papuntang Aglayan. Oh, Malaybalay. Pero kay dito nga tayo papunta ng Latapan, so dito tayo, mga kalayas, liliko. No, ito yung tandaan nyo, mga kalayas, dito sa cruising na to. So ito, mga kalas, ito yung papuntang Talakag, Lantapan, Talakag, ganun, palabas dun sa Cagayan de Oro. So let's go! So mula nung kanina, mga kalas, sa Balinisya, no, hanggang dito sa Aglayan, nasa 18 kilometers. So ilan kaya kilometro mula dito sa Aglayan hanggang dun sa sentro ng Lantapan, no? Kasi nung nakarang araw, kasi, mga kalas, nag-vlog ako mula ron sa Balinsya hanggang Lantapan, na kung saan doon ako dumaan sa Lurugan, tapos sa MBC, patawid sa Manupali River, no? It takes only 28 kilometers mula ron talaga sa pinakasentro ng Balinsya, mga kalas, hanggang Lantapan. So ngayon, no, dito tayo dumaan sa Sire Highway talaga sa Lantapan, no, mula doon sa Balinsya hanggang dito sa Aglayan is nasa 18 kilometers. So let's find out, mga kalas, no, kung ilang kilometro ba talaga lahat, no, kapag dito tayo dadaan talaga sa pinaka main road talaga, no. Ito kasi talaga yung national road, mga kalas, no, na dadaanan papuntang Lantapan. Ang doon kasi sa Lurugan, tsaka sa patawid ka doon sa Manupali River, bali bypass road kasi yun, na para hindi ka naiikot dito. Tsaka halos ang dumadaan doon, mga mula ron sa Lurugan mismo, ganun, Tagalilingayon. So we are now entering dito sa vicinity of Lantapan. Woohoo! Welcome to Lantapan! Sino tayo dito, mga kalas, sa papasok sa pinakasentro ng Lantapan, kasi Lantapan Central School na yun sa kabila, oh. So dito na mga pala,
So ito mga kalas talagang ang mga entrance ng multiple hole sa ano no, sa Lantapan, kasi ito talagang pinakasentro nila. So ito mga kalas, no, ito yung Balila na no, sakop na ng Balila, Lantapan. So kung ang daan ninyo from Badinsya to Lurugan, doon kayo mga kalas lalabas niya no. Sa yan na crossing no. Yan. So hanggang dyan mga 5 kilometers lang pala mga kalas yung ano, ay 7 kilometers pala ang diferensya no, 7 kilometers. Susunod na barangay nito mga kalas, dito sa Lantapan is ang Alanig na. Nandun yung crossing papuntang Singkuna at saka Astupo Hills. So dito na tayo mga kalas no, sa sakop ng Alanig, Lantapan, Bukidnon. So dito tayo mga kalas liliko kung gusto nyo mabunta sa Astupo Hills at saka sa Singkuna no. Ito talaga mga kalas ang pinakasentro talaga ng Alanig. Alanig Central School. Kung titingnan ako, ako kasi mga kalas mag ano kasi kung ako kasi mag-isip mga kalas, akala ko kasi talaga halos na mga taga rito sa Bukidnon, taga Balinsya, or inisakop ng Bukidnon yung mga lugar na to, napuntahan na ng lahat. Pambira talaga no. I found out nung tinanong ko yung mga student ko, sino nakapunta ng ganito, sino nakapunta ng ganyan. Pabira kahit yung malapit lang na mga lugar mga kalas, na particularly malapit lang sa Balinsa City, hindi pa sila talaga nakapunta. Walang iya yan. How much more yung mga iba pang tao no, na kung saan hindi taga rito sa Bukidnon no. Kaya katawa lang isipin eh, no, kasi ina-apply ko sa yung mga napuntahan ko, nadaanan kong lugar, mga ganyan. Parang ina-apply ko kasi sa kalahatan or pang general kasi na siyempre mga taga ganyan nakapunta na siyempre sa ganun na lugar. Hindi ko talaga iniisip na hindi pala lahat talaga nakakapunta sa gantong lugar. Kahit na simpleng lugar lang, malapit lang, at tulad dito, taga Balinsya, hindi ko sila nakatapak dito sa Lantapan, parang ganun, di ba? I guess that's the normal no, na scenario lang sana no, na mula ka doon sa Balinsya, siyempre lumaki ka sa Balinsya, nagka-chance ka man lang sana na pumunta sa kabilang bayan no, na municipality tulad ng Lantapan, parang ganun. Hindi talaga pala na ano no, kaya ngayon iniiba ko na perspective ko no. Kaya sinasabi ko na lagi na ayaw ko mag-vlog ng mula Balinsya hanggang Lantapan, hanggang Cagayan na diyan sa Lantapan na daan, kasi ordinaryo lang kasi yung sa iba, kasi marami na kasi dumadaan diyan no, not knowingly. Ngayon ko lang talaga na realize no, na hindi naman pala talaga lahat ng tao dumaan dito or dumadaan dito no, especially pa yung hindi pa talaga nila kabisado yung kalsada na to no, di ba? Ako kasi hindi na mabilang kung ilang beses ko na to nadaanan dito, basta hindi bababa yung sa 5 beses akong dumaan papunta lang ron no, basta hindi na bababa sa ganun. Hindi pa kasama yung pabalik papunta rito, pabalik sa Bukidnon na naman no, namula sa Cagayan, basta ganyan mga kalas. So for me, that's an ordinary lang siguro, pero sa iba, wow, parang ano siguro, rewarding na para sa kanila kapag makadaan sa gantong kalsada. Kasi nga, later on, makikita natin mga kalas doon sa part ng Lanta sa Kibangay, na mula sa Kibangay hanggang doon sa Talakag. Ang gaganda kasi ng view mga kalas, at saka kung first time ka pa
dumaan dito, I bet you na talagang titigil at titigil ka talaga na sa tabi ng kasada at saka mag picture lang, promise. Yun yung talaga yung ano mga kalas, talain mo yun. Generalize ko lahat ng mga tao na hindi naman pala taga mga taga, hindi naman pala gala tulad ko, di ba? Siyempre, lahat kasi siguro gustong gumala pero walang sasakyan, ganun, walang transportation, ganun, walang masasakyan. So dito mga kalas, yung ano ba yung tawag na dito? El Paso pala ito, yung El Paso mga kalas, sikat na sikat yun sa mga mahilig gumala sa mga ganyan, no? Mga cafe. Ang ayaw ko lang kasi sa ganyan mga kalas kasi yes, the right, no, ano, pero ang mahal kasi, may mga entrance fee na, tapos yung pagkain, mahal pa, ganun, kaya seldom na ako pumapasok sa ganun mga kalas. Tsaka sa lahat ng mga followers ko, no, tsaka subscribers na nagre-request na ganito, i-vlog ang resort na ganyan, ganun, okay lang sana sa akin mga kalas mag-vlog, walang problema yan, kasi tinutulungan ko pa nga sila mag-promote ng kanilang mga tourist spot, ganun, resort, baka kaya yan, or cafe, ganyan. Ang problema lang kasi, yung mga entrance fee kasi, hindi kasi libre, no, hindi libre mga kalas. Talaga magbabayad pa talaga ako, kahit na hindi naman ako maliligo. Ang gagawin ko lang, magbablog lang. So, no, kung ikaw din mag ano mga kalas, no, if you want to think about it, yun lang, maka-English tayo ah. No, if you think about it, 'di ba? Free na nga yung promotion sa kanilang mga resort, cafe, ganun. Ang problema lang talaga ang entrance fee. No? Ang dami kayang resort sa sakop ng Malaybalay mga kalas, Valencia, ganyan. Ang dami. Na malapit lang talaga sa Valencia din. Pero 'yun nga. I considering myself, no, na gagasto ako sa entrance fee. Hindi naman talaga ako nagdadamot para sa pag-promote, no, kasi nga binablog ko, kinukontent ko yan, nag-income din ako sa ganun. Pero siguro kahit na kunting consideration lang naman siguro, no, hindi naman siguro ikakalugi talaga yan ng resort or establishment if ever na meron silang hindi siningil na isang tao, no, na nagbablog lang. Yun. Nagpapalabas na tayo ng mga grudges natin dito mga kalas ah. Para naman maaliw tayo mga kalas while nagbabiyahe, no, kasi sobrang ganda kasi ng kasada dito mga kalas, no, kaya kung gugustuhin ko talaga, hindi ko talaga paputulin yung mga video ko eh. Nadire-diretso talaga yung video natin mga kalas. Problema lang, malayo kasi, kukulangin yung laman ng memory card natin saka yung battery ng GoPro natin. Ano, ganito ka concrete ang kasada dito mga kalas. Tsaka sa mga gustong bumili ng fresh na mga gulay, yung talagang mula pa talaga sa farm, no, dito mga kalas sa Kibangay, no, so sobrang lamig na nga ng klima mga kalas, no, ang dampi ng hangin sa balat ko, sobrang ginaw na, no, malamig kasi yung area na to mga kalas. Tingnan nyo naman, grabe ang init, no, pero napakalamig ng simoy ng hangin, yun. So dito naman yung papasok sa Bafo, sa Binahon Agroforestry Farm. Yan mga kalas. Yan mga kalas, mga gulay yun, ang dami yun. Diba? Ang mumura lang yan mga kalas. Yan o. Wow. O diba? Yan o. Kung hindi na sana ako papunta ng Cagayan mga kalas, talagang hanggang dito lang ako.
Bibili na ako ng mga gulay yan, tapos uuwi na kagad ako sa Valencia. Ang problema ko lang talaga mga ngayon mga kalas, kasi nga, in-advise na talaga ako ng doktor na hindi na ako pwedeng kumain ng mga gulay mga kalas, ng mga dahon. Like for example, malunggay, kamutitaps, lahat ng dahon mga kalas na gulay. No, kasi nga, nung nakaraan kasi sa yearly medical examination sa school, nagpa-general laboratory kasi ako. Yun, mataas kasi yung creatine ko mga kalas. Dahil daw yan sa pagkain ng mga gulay, lalong-lalo na yung mga dahon na gulay. Kasi nga, alam mo ba yun, yung nag-absorb sila ng chlorophyll. Ganun. Pagkita pa ng resource, sabi ng ano sa akin mga kalas, ng doktor, mahilig ka siguro sa gulay. Yes po. Oh, yun. Yun nga talaga. Gulay nga talaga yung ano, dahilan nito. Yung mga dahon. Mahilig pa naman ako sa dahon, no? Na gulay, lalo-lalo mga pitsay, ganyan, Chinese pitsay. Lalo pa yung mga kamulitaps mga kalas, pambira, parang baka ako pag kumain yan. No, walang patawad. Pero ngayon, hindi na muna ako kakain yan, no? Sa loob ng isang araw, sa loob ng isang taon pala. Para na sa susunod naman na ano na medical check-up na naman, yearly, sa annual medical check-up na amin, magpa-general laboratory ulit ako para makita ko ulit, no, kung ano ba na ba yung pinagbago sa akin. Yan mga kalas, oh, makikita na ninyo dito, oh. Kasi papasok na kasi tayo dito sa ano ng Kibangay mga kalas, vicinity ng Kibangay, no, kaya makikita nyo na dito sa yun, sinasabi ko kanina, no, na ano ng vicinity of Kibangay. Sobrang ganda ng mga view. Yan, no? Welcome to Kibangay. Woohoo! Grabe yung mga ano dito mga kalas, kurbada. Yung mga kalas, oh, sobrang ganda, oh. Wow. So madadaanan naman ninyo mga kalas, for those, no, na hindi pa talaga nakapunta dito sa Kibangay, lalo na dito sa cafe sa bukid. No, ito mga kalas yung cafe sa bukid. Alam, extension na pala yan. Wow. Okay, shout out dre mga kalas, no, kay ato ni followers. Followers na to nga sige tanaw sa tua. Yon. Nag-meet ra gyud mi. Nagbo na mis dalan. Lagi. Sige ah. Thank you. Ride safe. So, isa yung mga kalas sa followers natin, no, na nanonood talaga sa atin. So ito na mga kalas ang pinakasentro talaga ng Kibangay, no? So yan, ito talaga yung lugar na kahit natanghaling tapat talagang sobrang malamig yung panahon.
Ayahay. Sobrang lamig dito mga kalas, kahit tanghaling tapat, pambihira talaga. Ganto ka ano mga kalas, kabibo yung Kibangay. Biro mo, makikita mo dun yung mga kabuntukan dun, di ba? Hindi ko lang kasi kabisado yung mga pangalan ng mga bundok na yan. Talagang hindi talaga tayo taga bukid nun talaga, na puro eh, no? Basta may ano dyan, kalatungan, mga kitanglad, hindi ko lang alam kung which is which. Which is which, yeah. Yan mga kalas, oh. Makikita mo talaga yung sobrang ganda ang bundok na yan, no? Wow. Ha. Di ba? Yan yung reward kapag mahilig ka talaga mag-travel. Kaya I understand, no, na lahat sa mga student na tinanong ko, kung sino ba nakapunta sa inyo ng ganito sa Kibangay, oh my god, may ilan lang, no, yung lalong-lalo na yung sa labas ng bukid nun. Halimbawa, pag tinanong ko, sino sa inyo dito nakapunta ng Surigao? Pambihira niya. Tapos, isang part lang pala sa Surigao yung napuntahan. Kadalasan siya pinupuntahan dito sa Surigao del Sur. O deka, kung makapunta naman sila sa Surigao del Norte, doon lang din sa Siargao, no? Surigao del Sur kasi kadalasan kasi nga, dyan yung Lasuitan, yung Tinago Falls, Pinoy Anfalls, no, Enchanted River. Yan mga kalas, oh, sobrang laki ng bundok na yan. Woohoo! Sarap magbiyahe. Oh, di ba? Ito mga kalas yung rewarding part kapag dito ka dumaan mga kalas, mula ka sa Valencia or any part sa Bukidnon, no? Valencia, Malibalay, Aglayan, Lantapan, napupunta ka ng Cagayan, na dito ka dadaan. May kahit Tagalantapan mga kalas, walang masyadong dumadaan dito kapag wala silang sariling sasakyan eh. Talaga pupunta pa sila talaga sila dun sa Aglayan mismo, no? Para makasakay sa bus. Ganto yung mga nabubiyahe dito mga kalas, hindi naman yung makadiritso doon sa ano, Cagayan. Yan ah. Oh, wow. Ganda. Yung tawag nalaga ng ruta na to mga kalas is 945, no, route 945. Shout out sa inyo lahat. So dito na tayo mga kalas sa Basak. Remember ko talaga yung mga kalas, no, na isang linggo ako nakatulog dito. Kasi nagtatrabaho kami dito na ang kasama ko noon dati, yung building doon sa likod na nagpipintura kami yun, no? Isang linggo ako nagstay dyan, pambihira talaga.
Dati pa yun, mga 4 years ago yata. Sobrang taas ng elevation dito, mga kalas. Ito mga kalas, yung dati na pinupuntahan ng mga riders lahat, no, para magbanking-banking lang sa kasada na to. Yung tawag lang mga batang 945 daw, kasi route 945 kasi dito. So ito mga kalas, dito sila nag banking-banking. Dito, ganito, yan. Pero hindi ko kasi ginagawa yun. Okay lang sa akin na isang basis lang. Yung katulad nun, yung parang dumaan ka lang. Yan, no. Ganda ng view rito. Yun. Diba, sobrang lamig mga kalas. Pambihira talaga yan, no? Kalibiran natin yung mga kabumbutan dyan, no? Yun, no? Wow. Uhuh. Dami kasi mga kahoy pa dito mga kalas, so tulad ng mga pa-entry. Tsaka mataas kasi ang elevation, kaya sobrang lamig dito. Mamaya pag dumaan tayo dito sa Lantau 360 mga kalas, masabi mo talagang mas mamalamig pa yun kontra sa ano mga kalas, compare mo sa Baguio, no. Gamitan talaga natin ng device, no, para sa ano, lalo na kung gabi, pambihira. Yan. O diba? Walang ano mga kalas, hindi ko pinuputol yung video natin, pero tingnan nyo mga kalas, wala man lang sasakyan tayong mabortikan, no? Kung may meron tayong nakasalubo na ano, mga motor lang, ganan, ganyan. Sayang nga eh. Kasi nga, ginasusan to, no? Concrete masyadong kasada, pero walang masyadong dumadaan. Daming mga gulay dito mga kalas. Sobrang dami talaga ng gulay dito kasi nga yung klima kasi dito sobrang ano kasi malamig. So hindi tayo pwede makapalipad ng drone dito mga kalas kasi nga mayroong kampo kasi dito. Yun, no, dandaan lang tayo kasi nga baka maging swimming pool natin yung kasada. Wow. Yan, no? Wow! Ang ganda ng view. Lantau 360, 1 km away from here. Makita na natin yung Lantau 360. Makalas yan, no? Sa kabila. Yan. Alam ko pa yung mga lugar dito mga kalas na sakop ng lantapan o ng bukid nun. Pero pagka lagpas na natin dito, nasasakop na ng talakag. Naku po, hindi ko na-memorize yun ha. Walang reklamuhan ha. Yan, no? Tingnan nyo mga kalas yung kasada. Kung mahilig ka mag-banking-banking mga kalas, talagang ma-enjoy mo talagang kasada na to. Tugad nyo, no? Ay, higa-higa ka lang sa kasada. Ya,
Ayan mga kalasol, Lantau 360. So hindi pa kayo nakapunta dito mga kalas, punta kayo no, diyan no sa Lantau 360 na yan. Hindi na tayo do ano, hindi na tayo titigil dito kasi nga babalikan na natin yan soon. Yun no. Ang ganda na ng ano mga kalas, sobrang ganda na ng colorful na talaga yung daan ng paakyat. Lantau 360. So dito mga kalas, sakop na ng ano, talakag. So mula Balinsa hanggang dito, nasa 69 kilometers na yung natakbo natin. Pambira coincidence no, kasi sobrang lamig kasi dito, kaya 69 eh no. Oh, how sad. Joke. Isang beses na talaga natin ito mga kalas na gawin na i-vlog yung kasada na ito. Pambihira. Talaga maubusan tayo ng memory card na ito eh no. Tapos ang isang memory pa pala natin, pinagamit pa natin sa isang GoPro. Wow. Yun no? Wow! Roller coaster! Nakakahilo eh no? Parang roller coaster mga kalas. So, diba nakita ninyo kung gaano kaganda yung kasada rito? Wow! Yan no? Sobrang lamig! Walang iya yan! Woohoo! Uy! Ginang harvest pala dito ng repulyo mga kalas oh. O diba, ting-harvest na pala ng repulyo. Kaya pala ang daming repulyo kanina dun sa tabi ng daan ng kasada na naka-display. Ito na yata mga pinakasentro mga kalas ng Lirungan. Tama ba? Lirungan ba to? Ang tingnan natin dito. Welcome to Lirungan. Lirungan nga mga kalas. Lirungan. So ito talaga sentro talaga ng Lirungan. Ang lakas ng hangin dito ah. Ito talaga pa mga kalas yung part ng kasada na pinakagusto ko. Ito. Yan. Kasi nga oh, puno kasi ng pine tree. Wow. Ang lamig. Welcome to Santa Teresita of Merayon Community, Talakag. Okay, Santa Teresita. Sabot nga, sakot na talaga dito mga kalas ng Talakag. Yung Lirungan, parang sakot na talaga yata yun ng Talakag mga kalas. Last part na sakot ng Talakag. Pero sakop pa rin ng bukid nun, Talakag bukid nun. Ayan o, may horse. See? Concrete, concrete lahat mga kalas ng kasada.
Sobrang ganda pa. Hindi masyado ito masisira kaagad. Kahit matagal na ito mga kalas ng simento. Yung panahon kasi ng bago pa yung motor ko, kasi 5 years na ito yung motor natin, mahigit, hapit, malapit na mag 6 years. Yung bago pa yung motor ko, simentado na ito mga kalas. Meron lang portion doon banda doon sa talakad mo talaga, malapit doon sa Bunsitas na kung saan hindi pa na simento. So more or less 6 or 7 years na to na simentado yung kasada, pero hindi pasyado nasira kasi nga wala namang kasi talagang dumadaan masyado dito. Ang dumadaan lang dito mga taga rito, o di kaya yung mga yan o, yung mga bunggo na yan, yung naghahatid ng mga gulay sa gayan, no, dito sila dumadaan. Yan lang. O di kaya mga fiddler ng mga ano, isda, ganyan. So dito na tayo sa Miarayon. O Miarayon. Miarayon. Talakag. So dito yung takuri ni Lula, oh. Anong oras na ba? Alas 12. Miarayon Coffee. Ano yan? Dadaan ba tayo mga kalas? O hindi lang? Sarado naman pala sila. Na-vlog natin yung dati mga kalas. Yung Miarayon Coffee or takuri ni Lula. Merong ano yan mga kalas, sa likod may resort. So hindi na tayo dadaan. Pinakita ko lang sa inyo, if ever na kasi na makadaan kayo dyan, gusto nyo magkape, oh, pwedeng pwede dyan. Pambihira naman. So ito yung sakop na ng Lapok mga kalas, oh. Lapok, Talakag, Bukidnon. Magkatabi lang pala yung Miarayon tsaka yung Lapok, no? Ay, no, inaw eh. Talagang magkatabi yan, meron na silang boundary. Hanggang saan lang ba yung kanilang boundary. Pero what I mean is, yung iba kasi, ang boundary kasi nila, yung mga bakantina na walang mga bahay, ganun. Dito kasi talagang magkadikit-dikit yung bahay, hindi mo alam kung saan banda yung boundary. Hindi ba? At least may mga pangalan mga kalas sa mga lugar dito. So Lapok, dito na tayo sa Lapok. Diyan pala tayo mga kalas nanood ng motocross. No, no, nakaraan. Malapit na yun ng isang taon na. Kasi diyan kasi nanood ng ano, Bunsitas, One Fun Ride ang kanilang in-host na mga ano, event sa motocross. Sumika talaga masyado yung Bunsitas pan ride nun eh. Kasi nga nakapunta pa nga yung 6 bomb dun. So ito mga kalas, restaurant to mga kalas, no? Pwede rin kayo kumain dito. Yan, Risto Bar. Shinies Risto Bar. Dun. Diba? Shinies Risto Bar. Hindi rin tayo dadaan dyan kasi wala tayong pambili pambihira naman. So shout out lang sa inyo, no? Ewan ko kung kailan ulit mag held ng motocross event yung Bunsitas Fun Ride. Yun, ano ba yung sakop niya dito? Ayan na, hindi ko alam ha kung anong pangalan dito kasi nga wala naman nakalagay. Ah, tinatayan pala. Tinatayan. Jesus! Ubertikan na ka, mabalik po ka, ubertik po. Tinatayan. Talakag, Bukidnon. Ayos ah. Malagi halayan Risto nga. Uy, ba't ganun?
Wow. For almost 1 year akong hindi nakabalik dito. Ba't ganun? Ang luwag na ng area dito. Ano kaya gagawin dito? Racetrack? Baka dito na nila ilalagay yung racetrack, mga kalars. Bungo? Wow. Sana nga kasi magkalapit lang kasi mga kalars yung Bungsitas Fun Fun Ride doon, no? Yung The Barn. Makita na dito. Kung ito yung gagawing racetrack, diba? Sobrang malapit na. Iba pa naman yung Bungsitas, mga kalars, nung pupunta tayo rito kasi nag-i-invite sila ng mga guest talaga from Luzon, no? Nakapunta na nga rito si Tikla, Six Bam, ganun. Malapit lang, mga kalas, kapag dyan ang racetrack, no? Hopefully, no? Racetrack yan dyan. Pero kung establishment naman nilalagay dyan, okay lang din. Yan, mga kalas, no? Yung repulyo na hinarvest ng ating mga farmers. So, shout out sa lahat ng farmers natin, di ba? Ah, dami ng mga bahay dito, mga kalas. Last 5 years ago, no? Almost 5 years ago na napunta na napumunta tayo rito. Nakakatakot yung kasada kasi walang mga bahay dito. Yan, mga kalas, oh. Dito na tayo sa Bungsitas Station 2 ba yan dito? Basta kasama rin to ng Bungsitas Fun Fun Ride, yung doon talaga pinaka malapit na sa sentro ng Talakag. Yun lang. Titigil muna tayo dito, mga kalas, no? Tingnan natin kung nandito pa yung canteen. Oh, wala na nga. Wala na nga ang canteen dito, mga kalas. Bihira na ito dinadaanan ng mga riders. Kasi ito kasi dati, mga kalas, yung dinadaanan talaga ng mga riders. Grabe, mga kalars, no, nabago ako dito kasi ito kasi baka dati, mga kalars, sobrang dami kasi ng mga riders at mga tao pumunta dito kasi meron kasing 7-Eleven yan dito, 24/7 na convenience store na kung saan tinatambayan talaga ng mga riders. Pero ngayon kasi wala kasi man lang isang tao dito na dumaan. Siguro may dumadaan dito, papicture na lang, wala na dahil yun. No, nanginayang lang ako kasi sobrang dami kasi ng memories ko dito, mga kalars, sa lugar na to. Yun na yung kanilang The Barn ba yan? Tavern pala, tavern. Hindi, The Barn. Tavern. So, diretso na tayo, mga kalas. Isang linggo na mahigit walang ulan sa Balinsya, mga kalas. Ewan ko lang dito, no, pero dumidilim yung kalangitan, eh. Makita niyo, mga kalas, no? So, ang ganda ng kasada, di ba? Tapos tayo-tayo lang yung dumadaan dito. Parang kasada sa mga Amerika, eh, no, na papunta sa mga probinsya nila, mga ganyan. Sobrang ilan lang yung dumadaan. So, nasa 85 kilometers na, mga kalas, yung tinakbo natin. Wala, oh, ang dami na palang bahay dito. Dito ulit tayo sa roller coaster.
roller coaster. Dami kasing bahay dito mga kalun. Saka yan o, no, makikita nyo yan dyan o, no? Kapal pa ng mga kakahuyan pala dyan o, no? Slow down. 2 point. Masimag Elementary School. Ah, dito na pala tayo mga kalas sa Masimag. Wow. So dito na tayo mga kalas sa Buncitas Tantan Ride, yung main talaga nila na station, no? Ano? Buncitas Tantan Ride. Grabe mga kalas, no, first time ko na dumaan dito sa Buncitas Tantan Ride na sobrang, nako po, wala man nakatao-tao, no. Every time na dumaan ako dito mga kalas, weekdays man or weekend, sobrang daming tao dito mga kalas. Pero ngayon talagang, iwan ko ba, kukunti lang talaga, no. Kung makita pa na pa nga natin sa drone shot, no, walang tao man nandiyan sa playground nila. Oh my goodness. Dati ang hirap mong makaka-timing, no, para makapicture sa mga standee nila dyan ng mga ano, mga animals. At saka kung ano pa yung mga statue dyan na mga karakter, no, sa movie. So nasa 98 kilometers na mga klas yung tinakbo natin. Supposed to be nasa Puerto na tayo ngayon. Ang logic kasi mga klas, or explanation kung bakit na mas malayo to kontra dun sa Sayre Highway kadadaan, baka sasabihin mo na ay hindi na ako dadaan yan kasi malayo naman pala. No, kung titingnan mo kasi sa mga klas, malapit lang din. No, ang problema lang kasi dahil nga ang kasada kasi dito, ang daming paliko ng ganon, at saka ang daming pa ganon, pa ganyan, pa ganyan, palusong, tapos paahon ng ganyan. Kung i-dugdugdugdugin mo kasi yan mga kalas, yan kasi nakapapalayo kasi sa kanya, no? Pero no, business street, pa ganon pa, oh, di ba? Ganyan, dito lang kasi doon sa Sayre Highway talaga na wala kasi masyadong kurbada doon, no? Sa Manglima lang. Dito kasi sobrang daming kurbada dito. So ngayon naman mga kalas, ang dami pala naligo dyan sa ilog na yan, ah. Ngayon naman mga kalas, ipapakita ko naman sa inyo yung kung saan ka liliko, no? Kung papunta ka sa Kalilangan, Wao, ganun, no, papunta dun sa Cotabato, no, tsaka sa Lanao, no, kung saan ka po naliliko. At ganun din kung saan ka lalabas, kung dun ka galing sa Wao, sa Kalilangan, ganun. No, dito lang yan mga kalas. Para if ever na kunyari, galing kayo dun sa Cagayan, tapos papunta kayo ng Wao,
no, or kalilangan na hindi nyo na gusto dumaan sa Valencia, kasi malayo na kasi yung mga kalas kapag dadaan ka pa sa Valencia papuntang Valencia, tapos mula sa Valencia babiyahe ka pa papuntang Kalilangan, Pawao. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung saan ba mas makasave kayo ng oras, no, sa pagbiyahe if ever na mula kayo sa Cagayan tsaka pupunta kayo sa Wao at tsaka sa Kalilangan. Later on mga kalas, stay tuned lang, makikita talaga ninyo. So ito mga kalas, ito yung sinasabi ko sa inyo, no, dito kayo papasok if ever na mula kayo sa Cagayan tsaka papunta kayo ng Wao tsaka sa Kalilangan. Dito mga kalas yung cruising na to, no. Kung if ever mula naman kayo sa Kalilangan sa Kasawao, no, dito naman kayo lalabas niyan, no. Tikalaan pala yan, papasok ka dito sa barangay Tikalaan ng kanya yan mga kalas, oh, di ba may sense ba yung sinasabi ko? Eh kasi yan mga kalas, oh, papunta yan either dun yan sa Wao or Kalilangan, mga ganyan. Ang bus dyan rin dumadaan mga kalas, yung nagbabiyahe ng Cagayan de Oro, Wao, Kalilangan, dyan dumadaan mga bus tsaka mga L3 na van. Okay? So diba? Yan lang. Kasi nga kung mula ka sa Cagayan tapos no, kung isipin mo talaga, no, mula ka sa Cagayan tapos magbabiyahe pa ka papuntang Valencia, pagdating mo ng Valencia, babiyahe ka ng papuntang Maramag, tapos Maramag, liko ka papuntang Pangantukan bago ka pa makarating sa Kalilangan, no? Tapos kung Wao pa ka, didiretso pa ka papuntang Wao. Unlike kung dito kasi wala na, liko ka lang dun papuntang sa Barandillas kung sa Kalilangan ka. Kung Wao ka naman, straight mo lang yun kasi lalabas ka dun sa Kilikili banda, straight na pa papuntang Wao. Palusot dun sa ano, Banisilan, Midsayap, no, Alameda. So, 'di ba? Any part sa Cotabato, North Cotabato. So ngayon naman mga kalas, ipapakita ko naman sa inyo yung kalsada papunta naman sa Limon Sudan Falls. Ang dami kasi nag-claim, kine-claim niya ng Limon Sudan Iligan City, no, kaya tinatawag na Limon Sudan Falls. Ngayon naman kinukuha naman niya ng Talakag, kaya tinatawag na Mindamura or Bayug Falls. Any of those names. Basta may nag-comment kasi na, bakit sakop yan ng bukid nun? Ang layo ng bukid nun. Bakit sakop yan ng Iligan? Ang layo naman ng Iligan. Di ba? Basta ganun. Ipapakita ko lang sa inyo mga kalas kung saan siya dadaan, no? Saan kayo dadaan? Ipapakita na pupunta kayo sa ang daming pangalan. Limon Sudan Falls, Mindamura Falls, kung ang taga Lumad, ang tawag nila, Bayug Falls. O, di ba? The second highest waterfalls in the Philippines. No, tatlong tier, no, three layer of falls. So makita niya mamaya mga kalas. Ito nga, oh, nasira pa rin yung kasada na to, nabiyak dahil sa landslide. Oh my goodness. So malapit na tayo mga kalas, no, doon sa sinasabi kong cruising papunta sa Limon Sudan Iligan City. Sakop ng ano, pero meron talaga sakop din dito mga kalas ng Iligan talaga yung Limon Sudan, kaya kine-claim nga nila yung falls, yung tinatawag nila na Limon Sudan Falls daw, pero Mindamura naman tawag sa iba, tsaka Bayug naman tawag kapag, no, katang native tang, no, sa Lumad na ano. So ito mga kalas, dito kadadaan, no, dito papuntang ano, ang ganto na kasada mga kalas, pwede kadadaan dumaan papunta ron sa Limon Sudan, sa Mindamura Falls or sa Bayug Falls. Okay, simentado yung mga kalas, tapos kapag pupunta ka dun sa falls na meron lang rough road na mga 1 kilometer I guess, rough road,
No, pero parang ganyan lang yung rough road, mga kalas. Simentado yan hanggang dun, mga kalas, malapit dun sa falls talaga. No, simentado na. Meron pa isang daanan dito, mga kalas, na kung saan dito dati dumadaan yung mga van na bumabiyahe papuntang Iligan. No, pero I don't know kung bumabiyahe pa rin ba sila sa papunta rin sa Iligan na dito dumadaan o nagsastop na. Kasi nga mahirap kasi, mga kalas, yung ano dun. Sabi ko nga, nagahang kasi yung kalsada, ang dami kasi landslide dito, mga kalas, oh. Yung isa pang kalsada na doon pa rin papunta sa ano, mga kalas, sa falls, pero puro naman rough road yung kalsada na to. Yan, oh, dito sa lantod dito, mga kalas, na cruising. Yan, yun yung cruising na yun, papunta pa rin yan doon, mga kalas, sa falls. Pero yun talaga yung dinadaanan talaga na magbabiyahe papuntang Iligan, ang cruising na yun. So ito, mga kalas, yung kasada na kung saan, grabe, no, pababa talaga, no. So dapat tandahan lang tayo kapag dito tayo, kasi pababa na yung kasada, kurbada pa, tapos may lupa, oh, di ba? Timing. Timing yung ano natin yan. Pagkadulas. Wow, ganda dito. Yung tubig na dumadaloy dyan is mula ron sa ano, ay hindi siguro, mula ron sa Limon Sudan Falls, I don't think so. Tulakag nun. This way to Babayuhan Fork 6. Ah, Babayuhan din na dre. Babayuhan na pala yan dito, mga kalas. Sino kaya yung binabayo rito? Babayuhan. Bulalo akong batsoy. Marami pala, ah. Dito ang area, mga kalas, mga straight na yung kasada rito, no, hanggang dun sa sentro talaga ng talakag. So see you sa talakag na mismo. Now entering, mga kalas, sa pinakasentro talaga ng ano, talakag. Welcome to Barangay 5 Talakag. So dito na tayo, mga kalas, sa sentro mismo, no. So marami rin gasolinahan dito yan, mga kalas.
Ayan o. Dito tayo sa kaliwa. Yan talagang pinaka-plaza ng mga kalaso ng Talakang mo. So nasa 133 kilometers sa mga kalas yung tinakbo natin. I bet you, no? Nasa pagdating ng 150 kilometers ito mamaya mga kalas. Kaya nandun pa tayo sa Lumbia. Makaabot pa sana tayo dun sa SM North. SM Downtown, no? SM Downtown. Para makabili tayo ng ating GoPro. Ganto talaga mga kalsada dito mga kalas. Basta papunta ka lang ng Cagayan, ang dami na di ba kanina mga kalas, marami kasi yung paahon di ba, paakyat na kalsada, kaya lang mapababa naman halos. Ang dami dito. Ipapakita ko sa inyo mga kalas, no, yung isang cave dito sa takop na ng Cagayan. Nakalimutan ko yung ano, basta may nagano sa akin nun, may nagkuha ng ang problema kasi mga kalas, marami kasi yung tawag nito, yung nag-message sa'yo na kung maari daw ba gamitin yung mga videos mo, yung picture mo. Okay lang sana yun mga kalas, kapag for personal use lang. Halimbawa kung gagamitin sa school lang, no, na hindi na i-publish sa social media, okay lang sa akin yun. Pero yung iba kasi dinadownload yung video ko tsaka ina-upload kasi, no, kumbaga yung nagkakabenefit sila ba, parang ganun. Meron doon niya nag-visit sa akin dahil gagamitin nila para sa libro. Ganon. Pambihira talaga. Tapos nag-search ako ng picture sa internet na same ng picture nung sa akin. Balaon. Balaon pala yung dito. So balaon dito mga kalasa. Balaon. Talakag, bukid nun. Yung sabi ko nga, nag-search ako sa internet na same ng picture nung sa akin, marami naman. Nagtataka talaga ako bakit na yung sa akin talaga, no? Hindi naman tayo sa nagmamadamot. Pero yan kasi mga intellectual property na kasi natin yan mga kalas, no? Tulad nito, gumastos tayo ng pera talaga para sa ating travel, o di ba? Tapos yung mga gadget na ginagamit natin, hindi basta-basta kapag nasisira, no, sa ating pagpapalipad. Tapos kung masira, siyempre tayo yung magpapagas na magpapaayos nito. Yun lang. Pero kinukuha lang nila yung ating mga video mga kalas. Thank you.
siya ng spring. Base mabalikan nato na dripuhon ba. Riverview Spring Resort. Hulum-hulum resort. So meron pala dahil ditong Riverview Spring Resort, mga kalas. Isa na yan sa babalikan natin soon. No, kapag bumalik tayo dito sa Sinulum Spring. Welcome to Cagayan de Oro. Yun ho, Cagayan de Oro na pala mga kalas ho. Makita naman ninyo mga kalas, walang rough road dahil yung dinaanan. Sobrang gaganda ng kasada. Oh, diba? Kaya I encourage you all, no, na dito tayo dadaan talaga mga kalas. Kung gusto talaga natin ma-enjoy yung biyahe, hindi lang tayo nagmamadali, gusto natin yung parang chill-chill ride lang, no? Bonding with your friends, family, ganyan. Lalo-lalo na kung mayroon tayong sasakyan, no? Yung van or kotse, kotse, basta ganun. No, mas maganda yung van kasi maraming laman, di ba? So, ang dami ninyo. Tapos may makita kayong magagandang view, pwede kayong tumigil para makapicture. Ang dami kasing pwede madaanan nyo dito mga kalas ng mga tourist spot. No, pinapakita ko na sa inyo. No, para soon, yung pinapakita ko sa inyo na yun mga kalas, soon babalikan at ang babalikan ko yan. No? So kung gusto nyo maka-experience ng ganun, so try nyo rin na dumaan dito. Makikita talaga ninyo kung gaano kaganda yung mga view dito, no? Tourist spot dito talaga sa kasada na to. O, diba? So yan, kung ano na ninyo yung mga sinasabi ko kanina, believe me, nakita naman nyo sa video kung gaano kung gaano kaganda yung ano. Yan pala yung daanan po mga kalas papuntang Sinulum mo. Tsaka yung Balaw. Bulaw pala, Bulaw. Dito pala yun mga kalas papuntang Sinulum at saka Bulaw Cold Spring. Alanganin na kasi mga kalas sa oras, no? Alas 3 na. Pwede rin mag-overnight. May hanging bridge saka falls talaga, no? Yung spring talaga mga kalas. So diretso lang muna tayo mga kalas. Isa yan sana sa dadaanan sana natin. Kaso lang napapatagal tayo mga kalas kasi panay kasi ang tigil natin sa kalsada kasi nagpapalipad kasi tayo ng drone. It consumes almost 20 minutes to 30 minutes, no, makonsume natin sa papapalipad lang ng drone mga kalas kapag titigil tayo, no? Kaya medyo natigyan, natagalan talaga tayo. So ilang beses kaya tayo tumigil para mapalipad ng drone. At least nakita ko ng mga kalas kasi ang tagal ko nang sinesearch yung mga kalas sa ano eh, sa internet kung saan ba yung daanan papunta ron. At least ngayon nakita ko na talaga. So dito na pala tayo sa Mambuaya. Mambuaya, Cagayan de Oro.
Bayanga. So dito na tayo sa Bayanga. Dito na yung makahambuscade nun. No? Ibang klaseng cave kasi yun, kasi nasa tabi ng highway talaga. Dapat slow down kayo dito kasi two lanes na yung kusada. Pambihira naman. Tapos kurbada pa. Kurbada ang malupit. Dito na mga kalas yung Macambus Cave. Alam na alam ko talaga, no? Yun. Alam mo kasi kung saan banda yun kasi pagka makita mo yung gantong ano, oh, Barangay Bayanga. Yan mga kalaso, Macambus Cave, Republic Act 1972, an act to manage and protect caves and cave resources and for other purposes. Ito kasi yung cave niya mga kalas, very significant kasi ito sa history natin. No yan. Kasi nga ginamit kasi ito yung cave nito dati sa panahon ng Hapon. Dito nagtatago ang ating mga kasundaluan, no. Tapos pwede ka dito pumasok mga kalas pero dapat meron kang flashlight. Wala mo nagsulod. Na ngayon. Wala na igabantay diri, no. So pwede yan sana dito mga kalas pumasok, no. Total length 57 meters. No, this is the most popular and most frequent visited cave in Cagayan de Oro City because Macambus Cave is through cave, which means it can be entered at one end and exited at the other. So meron kasing exit yan dun mga kalas. It has the three chambers and hideout and exit of Cagayan ng soldiers and their families in the Battle of Macambus Hill, which marked the first victory of the Filipinos against the American in the send the entire Philippine American War. Ah, Philippine American War pala mga kalas, in this nation in 1900. No, the cave provides a great view of the Cagayan de Oro River. Sa likod mga kalas, nandiyan yung Cagayan de Oro River. Kasi nga, nakapasok na ako dyan. Tingnan nga natin mga kalas. Para makita nyo mga kalas, pwede naman tayo pumasok, papasok dyan, pero hindi na. Wala kasi tayong ilaw. Oh, ito yung ginagamit dati ng mga Filipino soldier natin na taguan sa panahon ng American War, Filipino-American War. Ito yung daanan mga kalas. So dyan yung I'm happy to know kung nandyan ka pa mga kalas na nanonood. Please comment, no, kung I'm still here. Please comment, I'm still here. Yan mga kalas. Ito yung exit nito ng cave na yon. Meron na kasi akong video ng mga kalas kaya hindi na ako papasok. Meron akong video niya sa YouTube pero ipakita ko sa inyo partly. Yan, yun yung mga chamber. Ay, ayoko na pumasok. Ang dilim. Walang ano. So ito mga kalas, makikita nyo kapag dito ka sa labas na, makikita nyo dito yung Cagayan de Oro River. O diba? Sobrang ganda, diba? Woo! Diyan yung may mga white water rafting. Ay yung ilog na to eh, pero iwan ko lang kung saan banda. So yan mga kalas, balik na tayo sa motor natin kasi nga nandun yung mga gamit natin. Nandun yung drone natin. Ang isa pa natin GoPro.
yun lang. Ah, meron talagang animal quarantine checkpoint pala dito mga kalas. So dito na tayo mga kalas sa, I guess, no, sa takot ng Lumbia. Kasi nasa 158 kilometers na yung tinakbo natin, pambihira talaga. So dito na nga tayo sa Lumbia mga kalas. Sure talaga to. Kasi nasa 160 kilometers na naman yung tinakbo natin. Siguro nagkamali lang si ata ko kasi sa dati nung pagkasabi no, na instead na 160, 150 lang yung nasabi ko. Yung natandaan ko pala. Pambira talaga. Ito talaga yung accurate to, 160 kilometers so. Hindi yan nagbibiro. Hindi muna tayo mga kalas magliko-liko kung saan-saan kasi nga para makita ninyo kung saan yung ano. Actually pwede na ako dumaan dun mga kalas para pabalik sa bukid nun, pero ito kasi yung content natin eh, Valencia to Cagayan de Oro, para makita talaga ninyo kung saan yung labasan nito mga kalas. Kasi marami na akong pwede madaanan dito para pabalik sa bukid nun. Pero for the sake of this vlog and for documentation also, no, bahala nang walang manonood nito. Ang mahalaga, importante. Importante talaga is no, na-document natin yung biyahe natin dito, no, papuntang Cagayan. Na-vlog talaga natin. Kasi malay mo, hindi natin maano, who knows, 'di ba? 10 years from now, hindi na tayo makakabiyahe or tumanda na tayo. O diba? Pagdating ng nag-edad tayo ng 50, malay mo, hindi na tayo makakabiyahe na ng malayuan talaga. Kasi nga, puro na pasmo. Puro na pasma. Sakit na sa tuhod, rayuma, o ganun. O diba? Hindi lang talaga natin maano yan. Kasi talagang dadaan at dadaan tayo sa ganun. Pero at least makita natin yung mga nabiyahe natin nung bata pa tayo, nung gaano ba tayo kasutil. Sobra yata ng higpit yung kadina natin. So dito na tayo mga kalas sa SM City, dito sa uptown, dito sa Lumbia, Cagayan de Oro City. Abo kulanti mo. Kung di ka magpati, magpati ka. SM City, Cagayan de Oro, uptown. Doon tayo sa downtown mga kalas. And I believe no, na hindi lahat ng mga subscribers kasi natin nakadaan na dito o dumaan na dito. 'Di ba? Pwede na pala dumaan yung papuntang Iligan no, na hindi nadadaan doon sa sentro. First time kong dumaan dito na hindi masyado traffic tapos hapon na. Ano nangyari? Ay sa bagay no. Siguro yung traffic nito yung paakyat dito sa taas. No, papuntang Lumbia. Yun. Dito na nga tayo mga kalas sa Carmen. So, doon na tayo mga kalas sa didiretso ng SM.
So dito na tayo mga kalas sa Carmen, no? So ito talaga yung lalabasan ng mga kalas kapag dito ka dumaan sa Talakag, no? Pwede kanina nag straight tayo doon, pero dito tayo kasi SM kasi yung puntahan natin. So yan. So I guess mga kalas, dito lang siguro natin i-end yung ano natin, no? Ang video natin, no? Kasi ito lang naman yung pakay natin, yung i-vlog yung kasada papunta rito sa Cagayan de Oro, no? So all the way from Carmen, Cagayan de Oro City, this is Traveler saying live your passion, keep safe and God bless. Woohoo! Bye bye.